Okay guys, finally na-reach na rin natin 1,000 kilometer mileage. Yan. So 1,000, it's time to change oil guys. Okay, so finally after 3 months na-reach na rin natin yung 1,000 kilometer mileage ng ating motorcycle. So tulad ng ibang mga motorcycle dyan, kailangan nating i-change oil every 1,000 kilometer. So kung makikita nyo dito sa glass panel niya, marumi na. This one should be clean and clear. Hindi siya ganun kadumi kasi nag-change oil ako nung 500 kilometer. Alright, so usually yung drain plug ng ating motor is nandito sa left side. Nandito. So ito yun. Diyan natin i-drain yung lumang oil. Ito yung tatanggalin natin. Okay, so yung mga materials na kailangan natin sa pag-change oil is, unang-una is yung motor oil. This is an SAE 10W40 and motorcycle oil. Then kailangan din natin yung pamunas, yung mga pamunas. Tapos siyempre ito, lalagyan ng oil kapag drain na natin. And para sa motor na to is number 24 na close wrench para dito, para mabuksan natin. Then yung last na kailangan natin is ito, yung adjustable wrench. Ito yung gagamitin natin para buksan natin yung lagyan ng oil nandun sa kabila. Okay, so yung pinakauna natin kailangan gawin is ilagay natin itong tray dito sa ilalim, sa tapat nito. Yan, para dyan tutulo. Saluhin na lang natin mamaya para exacto siya. Yan. Tapos, ito, buksan natin to. Okay, so sa loob kasi nito may spring tsaka yung strainer niya. So, unti-unti na lang natin. Ayan. Tumutulo siya dyan. Lagyan na rin natin yung isa. Ayan. So antayin lang natin ng mga ilang minutes. And as you can see, ayun o, may spring dito at saka strainer sa loob. Ayan, ganyan siya kadumi. So ang capacity nito is 1 liter. Tanggalin natin ito. Ilagay natin dito. Linisan natin yan. Tapos ito yung strainer niya. Ayan. So ilagay natin dito. Ayan yung tsura niya kabahal. So kung titignan nyo, isa sa mga disadvantage ng merong mud guard is makalat yung pag-drain natin ng oil dahil dito. Imbis na diretso siya. So sinasalo rin nito. So linisan na lang natin yung mga. So para lalong matanggal natin yung mga oil dito, i-stand natin siya dito. Para naka-bend siya konti. So habang inaantay natin ma-drain yung used oil dito sa engine natin, linisin muna natin yung mga to. Ito yung strainer. So yung mga maliliit na mga metal filings, minsan na-stuck sila. Na-stuck sila dito. So kailan natin tanggalin yan. Since bago yung engine, yung mga maliliit na metal filings dito na makikita. Ito yung spring. So malinis na siya.
Okay, so yung next na kailangan natin gawin is make sure natin na malinis din natin itong loob bago natin ibalik ito. So kailangan natin punasan, tanggalin natin lahat ng mga naiwang oil para malinis siya. Then linisin na rin natin ito saan tumulo yung oil. Okay, so pwede nating ibalik. So, yung pinakauna is ay naiwan pa. So yung pinakauna is ilagay natin tong strainer. Pag ganito siya. Ayan, palabas. Susunod yung spring. And then last ito. Yung cover niyo. So, shoot lang natin dyan. Press natin. Ayan, so nailagay na natin. So, tara dun sa kabila. Dun natin ilalagay yung bagong oil. Okay guys, so tapos na. Na-drain na natin lahat ng used oil dito sa makina natin. So, itong part na to, dito natin ilalagay yung bagong oil. Una sa lahat, maraming mga engine na nasisirahan ng ganito dahil dinediretso nilang buksan. Ayan, na ganyan, using the plies. So, plastic lang kasi ito. So, para hindi ito ma-damage, kailangan natin maglagay ng tela para buksan. So, ilagay mo muna yung tela dyan bago mo ilagay ito. Higpitan mo konti. And then, dahan-dahan mo siyang pihitin. Ayan. Ayan, pwede mo na siyang buksan. Ayan. Okay, and then next, lagay natin yung funnel para iwas tapon. And then, ilagay na natin to. Ating motor oil. Tignan natin. Ayan, so ilagay na natin handahan-dahan para hindi matapon. Ilagay natin lahat. Tintayin natin hanggang maubos lahat. Okay, so pagkatapos niyan, balik na natin. Okay, so parang kanina, lagay muna natin yung tela. Tsaka natin ikutin. Dahan-dahan lang. Huwag masyadong mahigpit. Ayan, okay na yun. Usually, nakatapat siya dun. Ayan. May marking siya kung saan mo siya itatapat. Okay. Ayan, so as you can see guys, clear ulit siya dito sa panel natin. Ayun, exacto siya dun sa high. Ito yung low. Ayan, huwag nyo siyang isasagad para hindi mag-overflow yung engine oil nyo habang umaandar. Okay, so start natin yung motor. So kapag umaandar siya, ayan, since umiikot yung oil dito sa loob ng makina, ayan, mawawala talaga dyan, mawawala dyan. Okay, shift natin sa primera. Okay, so there you go guys. Thank you so much for watching this video. Please make sure to subscribe to my channel and check nyo rin yung ibang mga videos ko regarding motorcycle vlogs, mga travel natin, mga custom designs. Thank you so much guys and ride safe!